Hello, hello mga ka-chab! So ngayon, magluluto tayo ng napakasarap at syempre, yung tipid tayo, diba, sa ating mong lutuin na masarap siya, diba? So napakasimple lang ng ating rekado mga ka-chab sa yung harina, cornstarch at ating breading mix, sibuyas, bawang at lemongrass, paminta, chicken cubes, isang itlog, breading mix, soft drinks at atin. So nakikita niyo mga ka-chubs, hindi masyado kalakihan yung aking manok. Wala pa yung 1 kilo. Pero ilagay natin yung sibuyas, bawang, lamanan din natin ng ganun din, sibuyas, bawang at yung ating lemongrass. So katulad na sinabi ko mga ka-chubs, hindi kalakihan ang ating manok pero makikita niyo mamaya kung anong mangyayari sa kanya. So ilagyan natin ang asin at saka yung papinta, yung soft drinks na ilalagay ko dito mga ka-chubs ay hindi ko inubos ha. Kalahati lang ang inilagay ko. Tapos yung ating chicken cubes, nasa inyo na yun mga ka-chubs. Kung dudurugin o ilalagay nyo na siya ng diretso. So tulad ng sinabi ko, kalahating soft drinks lang inilagay ko mga ka-chubs. Hindi ko siya inubos kasi baka masyadong matamis. Tapos 5 basong tubig lang. Katulad na sinasabi ko mga ka-chubs, tansya-tansya lang talaga. So, pakukuluin lang natin siya ng 5 minutes. Ayan, nakikita niyo naman. Pagkatapos, patuloy natin siya ng tissue. Kung wala naman tissue, pwede na yung malinis na tela. So, kung hindi man ganun ka-perfect ang balat, walang problema yan mga ka-chubs. Tapos, iburbur natin ang ating pinaghalong harina, cornstarch at breading mix. So, sa buong balat yun mga ka-chubs. Tapos yung ating binating isang itlog, buhustin lang natin siya ng paganyan. So hindi naman kailangan perfectong malagyan mo siya. Basta kung ano yung abot ng kutsara natin, eh yun lang ang ating lagyan. Huwag na natin gawin komplikado. So pagkatapos yun mga ka-chubs, ilipat natin siya sa medyo to yung lalagyan at yung ating natitirang breading mix ay ating ibuhos para naman lalong sumarap, diba? So, ayan. Buhos lang sa buong katawan. Ayan. Baliktarin nyo na lang mga ka-chubs para mabuhusan nyo rin yung ilalim. So, i-rest lang natin siya ng 5 minutes ulit habang hinihintay natin uminit yung ating mantika. So, ilunod lang natin siya ng ganyan. Ang ating apoy mga ka-chubs ay mahina lang ha, para hindi siya masunog at maluto yung loob. So, pag nakita nyo mga ka-chubs na golden brown na, ibaliktad nyo na lang. Hindi naman siya ganun katalsik kasi mahina lang naman yung apoy natin, diba? So, ayan. Napakadali lang mga ka-chubs. Tapos, ako mga ka-chubs, yung tinang sibuyas, inilagay ko para yung ating mantika ay maging mabango. Lalo na yung ating manok. Hindi naman masasayang yung ating mantika dahil pwede natin yung ipanggisa ng gulay o ipangprito ng kahit ano. So, baliktarin nyo lang mga ka-chubs, na sa inyo na yan kung anong gusto nyong pagkaluto. So, sa akin kasi 5 minutes, basta mahinang apoy lang. So, madali lang ito mga ka-chubs. So, ayan, kita nyo, luto na siya. Yan mga ka-chubs, hindi yan sunog ha, golden brown yan, nasa camera ko na lang yan. Tapos, meron akong sausawan ditong ketchup at saka sweet and spicy. So, kung gusto nyo kalamansi at toyo, the best din yun mga ka-chubs. Pwede siyang pang ulam, pulutan. Ito mga ka-chubs, mabibili nyo 300. So, ito, wala pa yatang 200 akong nagastos dito. Kasi, 130 lang yung manok eh. So, ayan mga ka-chubs, makikita nyo. Crispy yung labas, tapos juicy yung loob, hindi siya dry.